Hey yo, good day everyone. Welcome to Man Cannot Ride. Today is bicycle day. Nagpapaganda ako ng mood. Today is my final interview dun sa trabahong pinag-applyan ko. So nagbisikleta tayo para gumaan ka ng ating pakiramdam. And then maybe later iikot ko naman si Octavia. Isang hirit lang. Pero kwentuhan ko muna kayo bago ako umuwi kasi baka mawala yung mga iniisip ko na gusto kong i-share sa inyo. Pinapaganda kong mood ko ngayong araw na to. Kaso sinira naman ng mga mga kamote sa daan. And take note, ito, panoorin nyo to hanggang sa may kwento ko, yung dalawang kwento. Kasi hindi lang sa motor. Grabe. Anyway, ito. So umikot ako ng Makati CBD o Central Business District area, and then umikot din ako ng mga main streets like Buendia, Ayala, and iba pa mga streets around CBD. Ngayon sa pag-ikot ko, syempre nakapirme lang tayo sa bike lane at sumusunod ako sa stoplight. So tumitigil ako sa stoplight, pirme sa bike lane, at hindi ako nagka-counterflow na madalas ginagawa ng mga nagbibisikleta. So hindi naman sa nagmamalaki ako or what, pero syempre sanay ako, driver ako, tapos rider ako, sanay ako sa traffic signs. So pakiramdam ko, ang dala ko yung kotse ko, dapat talagang sumunod ako sa kung ano yung traffic rules, di ba? And again, hindi ako nagmamalaki, hindi ako nagmamayabang, hindi rin ako nagmamalinis, hindi ako nagmamagaling, pero sumusunod lang ako sa kung ano yung safe para sa lahat. Hindi lang para sa akin, pero para sa lahat. Nung nasa bike lane ako sa Ayala, may mga sumisingit na motor. At naiintindihan ko, dahil rush hour ngayon sa Ayala, Ayala Avenue, at siksikan talaga ang traffic. Yun nga lang, meron kasing dahilan kung bakit isineperate yung bike lane from the rest of the motoring public. Okay lang sa akin sana yung tipong, alam mo yun, may iniwasan ka lang na jeep o kotse, tapos pumasok ka lang sa pylon, tapos lumabas ka uli. Siguro mga dalawa-tatlong pylons. Okay lang yun eh. Yung umiwas ka lang talaga. Pero hindi ko maintindihan yung iba na bumababad na sa bike lane. I swear to you, tatlong taon, 13,000 kilometers na yung motor ko. Hindi ako, ni minsan, kahit pa namamatay na ako sa gitna ng traffic, hindi ako sumisingit sa bike lane. Ang laki ng motor ko eh, big bike, tapos sisingit ako sa bike lane. So, hindi ko rin maintindihan kung bakit yung mga scooter at underbone riders ay again, ang hirap. Ito ang nangyari. Meron akong sinusundan. Ayaw niya pang kumawala sa bike lane. Ang luwag-luwag na dun sa motorcycle area. So sabi ko, bike. Tumingin. Lumingon. At nung nakitang hindi pogi yung nakabike, abay, hindi umalis. Sabi ko, bike lane. Lumabas siya ngayon. Tapos lumusot na ako. Sinabayan ako. Tapos pagtigil namin sa stoplight, syempre tumitigil ako sa stoplight, no? Sinabihan niya ako, eh ano naman ngayon kung bike lane? Sabi ko, aba? Eh talagang, siguro kung pogi ako, hindi ako gaganoninan eh. Pero dahil hindi ako magandang lalaki. So, eh ano naman ngayon kung bike lane? So tumingin ako sa kanya. Diploma siya muna. Sabi ko, sir, bike lane po. Okay lang po sanang sumingit lang sandali, pero ang luwag-luwag na po. Nangungupo pa ako. Ang luwag-luwag na po. Pwede na naman po kayong lumusot sa main road. Sabi, ang sabi niya, eh ano naman ngayon? Kita mong siksikan, no? Tatrabaho tao eh. Okay. sa isip-isip ko, sige, bahala ka. Mamaya-maya, final interview ko, magkakatrabaho din ako, pero hindi ko sasabihin yan sa mga nagbibisikleta. Tapos, tumigil na ako. Tapos sabi niya, iginanon niya yung motor niya, isiningit niya yung nguso dun sa, parang lulusot na uli sa bike lane kasi mag-go na.
Sabi ko uli, sir, bike lane. 10 seconds na lang. Sabi niya, ay, anong makagawa mo? Ay, nakabisikleta ka lang. Yun, kaputik, sabi ko. Sabi ko, ito na yung mga pagkakataon na kinakailangan ko ng magsinungaling just to make a point. So sabi ko sa kanya, ito, parinig na ng lahat. Tapos bumaba na ako sa top tube ng bike. Tumayo na ako. Sabi ko sa kanya, at pinadinig ko sa lahat ng nandoon, 10 seconds, sabi ko sa kanya, pare, hindi na sir, pare, 5 ang motor ko, lahat big bike, 7 ang scooter ko, ay yung underbone ko pinagtatapon ko na, nagmumotor ako, 5 sasakyan ko, nagdadrive ako, since 1990, pero hindi ako kamoting tulad mo. Kung ginanong ko talaga siya. Tapos nag-aabang na ako kasi 5 seconds na lang. Baka may kumuha ng camera at mag-video. So mabaviral pa ako. So tumingin na ako sa daan at aarangkada na ako. Naririnig ko parang humihinga siya ng malalim. Tapos nung nag-green na, umarangkada siya. Tapos lumayas na rin ako. Tatawid na kami. Nag-slow down siya doon, sa sunod na bike lane. Akala ko sisingin siya uli. Hinintay lang niya pala akong makalapit. Tapos sinigawan ako, grabe. It hurts. Sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin. Hindi talaga, tawan-tawa. Sabi niya sa akin, ang tanda mo na. Hindi ka nalalakas niyan. Hindi ka na rin papayat. Tapos minura niya ako. Tangalan na mo. Tapos umarurot na. Sabi ko, Diyos ko, at that point, naawa ako sa kanya kasi sabi ko, Diyos ko, siguro for 5 seconds bago kami nag-green, talagang kinimkim niya yung gulat niya dahil pinatulan ko siya eh. Tapos pinagyabangan ko pa siya, di ba? Ilang sinabi kong motor, 5 big bike, 7 scooter, tapos yung mga underbones ko, pinagpapatapon ko na, tapos 5 sasakyan, di ba? Parang nakakayabang yun, di ba? Nakakainis yun, di ba? Eh, kinakailangan kong gawin eh. Kasi may mga Pilipino na hindi magba-back down hanggat hindi mo bubuladasin. Di ba? Makikipagmatigasan sa'yo, makikipagmayabangan kahit sila ang mali. Yun ang sasabi ko sa inyo, hindi ako mabait. Kung sa tingin nyo kayo, tarantado, gago, nako, pag ikinumpara nyo kayo sa akin, santo kayo. Kung makikilala nyo lang ako, kung sino ako, kung sino talaga ako, tangina, hindi nyo ako lalapitan, hindi nyo ako titingnan, at hindi nyo masisikmura na nasa isang area kayo kasama ako. Ang sabi ko sa inyo, kung sa tingin nyo mamamatay tao kayo tapos nagkasalubong tayo sa eskinita ng madilim na oras, alas 2 ng madaling araw, tatalikod kayo, tatakbo kayo pala yun, sasabi ko sa inyo. So binuladas ko. Nagalit siya. Tapos talagang ramdam ko yung kinimkim niyang sama ng loob ng 5 segundo. Tapos inintay niya lang na mag-go kami para hindi ko siya habulin. Talagang galit siya sa akin. Ang sa akin lang naman, lumugar tayo sa tama. Ngayon, kung tayo ay magkakamali, tanggapin na lang natin yung pagkakamali at humingi na lang tayo ng tawad, or kahit wag na tayong humingi ng sorry. Tanggapin na lang natin na mali tayo at tumahimik na lang tayo. Ay mali tayo eh. Diba? Tumungo na lang. Ano ba yan? Biglang naputol yung camera. Biglang naputol. As I was saying, kung nagkamali tayo sa daan, eh di, manahimik na lang tayo. Huwag na lang tayong magyabang. Wala na nga tayo sa lugar, tapos tayo pa yung mayabang, tayo pa yung magagalit. Eh di ba parang sobrang samang ugali na naman natin nun. So, okay, yun yung first story. Okay, so pinalampas ko yan. So, lumarga na ako, tapos wala, humarurot na siya eh. Naka-scooter na 10,000cc eh. Tapos medyo naka-open pipe ng kaunti. Open lang naman ng kaunti. Tapos yung helmet niya hindi naka-strap. Walang side mirror yung kanan, nasa kaliwa lang. At naka-crocs, tapos naka-riding jersey lang na walang protection. Naka-jogger pants lang naman. Hindi ko nasasabihin kung anong tatak nung kanyang riding jersey, pero merong tatak, merong logo yung kanyang helmet na hindi nakastrap, logo ng isang kumpanya, eh wag na nating banggitin. Anyway, so yun, just the first story. The second story is
eto naman. Pag ikot ko ngayon sa Ayala, so lumipat ako sa kabila, eto ginagawa ko. Kapag hindi pwede yung dumaan yung bike, let's say mag-U-turn, bumababa ako sa bisikleta, inaakay ko yung bisikleta, parang pedestrian. Tapos tumatawid ako sa pedestrian lane. Yes, oo, talagang para akong tanga. Diba? Para akong timang, para akong tanga na sumusunod sa mga batas trapiko. Nung masyadong masikip, inakyat ko yung bisikleta sa gutter, tapos inakay ko, nilakad ko, tapos lahat sila nakatingin sa akin. Meron akong mga nakasabay na mga bisikleta na nagbibisikleta sa sidewalk. Sabi ko, okay, sige, fine. Diba? Pero ito gagawin ko kasi ito yung sa tingin kong safe eh. Ba't ako magbibisikleta sa sidewalk? But anyway, pag ikot ko ngayon sa Ayala, pabalik na ako ng Buendia, may stoplights, di ba? So tigil ako sa stoplight. Meron akong mga nakasabay na mga nagbibisikleta. Grupo sila. At hindi naman sa pangaano, pero halos lahat sa kanila ay mas matanda kaysa sa akin. Ayan. Ang gagara ng bisikleta, mga kilalang pangalan, ang mga helmet, mukhang mas mahal pa sa motor ko. Ang kanilang mga riding, cycling jerseys at lahat. Aba, talagang kung todo may mga dala pang pambomba, may mga dala pang, aba, may, ang kanilang mga head, may mga Strava, may mga Garmin. Aba, talaga naman. At yung isa pa nga, may intercom eh. May suot siya na parang earpiece, tas may mic dito. Akalain mo, diba? Ang sasaya nila, tawa sila ng tawa. Pagdating doon sa stoplight, kasi ako yung nauuna, tumigil ako sa stoplight. Sumigaw ngayon yung isa. Uy! Gumanon. Laki ng boses kasi matanda na eh. Hindi, I don't know. I am 55 years old. Siguro siya mga nasa 58. Ganon yung datingan niya. So sinigawan niya. Oh, akala ko kung sinong sinigaw. Ako pala. Tapos, nag-slow down silang lahat doon sa paglampas nila sa akin. Sabi niya, Sabi nila, huwag kang tumigil. Diretso lang. Napatingin ako sa stoplight. Kulay pula. Ako, ito ha, sasabi ko lang naman to, no. Kapag ako nabobo at nagkaroon ng amnesia, sa tingin ko hindi ko pa rin makakalimutan na ang red light means stop. Pag nasa public roads, kami ay nasa public road, nasa main road, nasa Ayala, may stoplight, pula ang kulay. It means stop. Eh, kasi hoda kung sino ka man. Kasi hodang nakabisikleta ka, naka-e-bike, naka-scooter, underbone, electric motorcycle, big bike, kotse, SUV, truck, bus, kahit ano, basta may gulong yan, tapos nandyan ka sa main road, ang alam ko talaga, red means stop. Eh kahit yung mga fixers sa LTO at saka yung mga kurakot sa LTFRB, alam yun eh. Sa tingin ko nga kahit mga terorista at saka mga rebelde, alam nila na ang stoplight na red ay stop. So bakit ako dediretso? Ayun lahat ng sinabi nila, dami nila, diretso, diretso, diretso. Parang ang tingin nila sa akin, ang bata-bata ko. Eh, 55 na nga ako, diba? So, siguro sila mga nasa 58, 60, 65. Baka yung isa dong talagang hukluban ay 70 na. Diretso sa lagas. Diretso! Diretso! Pedal! Diretso! Katumigil! Diretso! And, on my way here sa circuit, ayan, papunta dito sa circuit, magpapainit nga. Kaya pala tumitigil, nag-overheat. Sorry. Okay, last part of the video, nung papunta dito sa circuit, edi naka-encounter naman ako ng bonus. Kamoteng nakakotse naman. Ito, may pera-pera ng kaunti kasi medyo exotic ang dating ng kotse. Medyo hindi common na brand yung kotse. European brand. Aba. Ako ay kakanan. Siya pala ay dediretso. Ay, todo busina sa akin eh. Beep, 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 beep. Hindi ganun talaga ng busina niya. Ang busina niya, mamahalin eh. Hang, ganun ang busina niya eh. Parang mamahalin talaga eh. So, nagpasensya ako. Sumenyas ako ng kakanan ako, kaya ako nag-slow down, tapos kumanan ako. Tapos nakita ko siya kumarurot, dumiretso, tapos kumaliwa.
tatapusin ko na talaga overheat ng overheat. Anyway, ayun, yan ang kwento ko for today. Habang ako ay nagpapaganda ng mood for my final interview, ay ayan, sinira naman tayo ng tatlong kamoteng storya. Anyway, I'll see you on the road. You have a good day, everyone. I'm having a good day. So I'm prepared for my interview. Uwi na ako para makapag beauty rest and makapag jacuzzi. Napuputo talaga. Uwi na muna ako para mag jacuzzi, sauna, spa, papamasahin muna ako, full massage, lingam massage muna, tapos banat tayo ng final interview mamaya. Hopefully we can land this deal, we can get back to working so we can ride more and more and more. Bibili na rin ako ng bisikleta ko kasi baka kawawa naman yung phone na to. Baka kasi malas pag kutong bike ng anak ko. So again, I'll see you on the road. Thank you so much for joining, for watching. Stay safe and stay healthy, everyone. Okay, bye.